Hello, welcome to my channel. This is Rachel again, and welcome for another ESL teaching tips. Now, for today, I would like to discuss to you kung ano po ang mga bawal if you want to become an ESL online teacher. Okay, so this is only a quick video. Okay, so let me start. For number one, bawal po ang kumain o kaya uminom. Pag kasi kumain or uminom, it's a personal thing. Okay, so you should do it before or after the class. Now, maraming companies na pinagbabawal po yan kasi nga students are very particular kung ano po ang ginagawa nyo sa klase. So, may penalties po yun pag ginawa nyo. And I heard na my teachers na pag hindi talaga kaya, kailangan uminom, they ask permission from the student. Okay. Pero, ang problema po kasi doon, if in case yung student nag-report sa management or kaya nagbigay ng feedback na yun, kumain or uminom po yung teacher, yun, so doon po magkakaproblema. Okay, so, better just do it na lang po before or after the class para wala pong problema. Okay, so for number two, magpunta sa bathroom. Okay, so this is also a personal thing and you should do it before and after the class. Pag halimbawa po, hindi po ninyo kaya, so better mag-notify na lang po kayo na hindi nyo kayang mag-report sa klase para naman po matransfer yung class sa ibang teachers. Okay, so yung ibang ESL company, pag halimbawa kinansel ng teacher, so may penalty po yun. Or kahit iniwan mo yung klase mo, okay, let's say na okay, sige, nagklase ka, pero in the middle of your class hindi mo kinaya, so nag CR ka. So pag halimbawa nag-report po yung student sa management na no, iniwan mo yung klase, so parang abandonment of work po yun. So ayun, may deduction po yun, tsaka may sanction. Okay, so they are very strict. ESL companies are very strict when it comes to time. Okay, so because the students are paying to learn. Okay, so sa case ko po, di ba sa ESL teaching usually 25 minutes and after that my 5 minute gap before the other class or before the next class. So, yung 5 minute na po yun, sa case po namin, ginagamit po yan namin to type our feedback or feedbacking po yan. Okay? So, yung 5 minute na po yun, kulang po yun sa feedbacking at pupunta ka pa ng CR. Okay? So, in my case, meron po akong chamber pot. Okay? So, para wala po akong problema pag in case gusto kong mag-wiwi. Okay? So far naman, wala po akong problema when it comes to, you know, stomach problem. Okay? So, better be ready na lang po. And also, take care of yourself. Take care of your stomach para hindi po kayo makapag-absent or hindi kayo makapag-cancel ng klase. Okay? So, for number three, bawal po ang maingay. Kahit call center agent kayo or ESL teaching or kahit virtual assistant na may cold calling or tatanggap kayo ng call, bawal po talaga ang maingay. Especially, eto po yung ESL teaching. Very particular, bawal po talaga ang maingay. Pag maingay po kasi, hindi po siya conducive to learning. Yun, so, lahat po ng ESL companies, they require na tahimik po yung environment niyo. Okay? Kaya nga, yung ibang nag-a-apply for ESL teaching, hindi po sila makapasa. Dahil yun po ang number one problem, yung maingay na environment. Like, may barking of dogs, maingay po yung mga manok, maingay po yung pusa, ganun. So, bawal po yun talaga. Okay? So, yung iba, pag halimbawa, maingay po talaga yung background ng teacher, yung student, magsusumbong po yun sa management. So, may notice na po yun, tsaka yung iba, may penalties din po. Okay? So, ganun po yung result pag maingay po yung background niyo. Okay? So, for the next one, not energetic.
Okay? So, if you want to be an ESL teacher, you should be energetic kahit adult, kahit adults or teenagers yung student nyo. Dapat energetic po kayo. Lalo na pag children yung student nyo. So, you should be engaging when it comes to lesson to get the attention of your student. Okay, so for another thing na bawal po sa ESL teaching ay yung messy background. Okay, so if you want to become an ESL teacher, dapat clutter-free po yung teaching area nyo. So, like this. So, I have this one, a white tarpaulin, kasi nga yun yung required ng ESL company na pinagtatrabahuan ko. Ngayon, meron namang mga ESL companies na hindi lang white background yung required, but also a colorful background, especially if children po yung mga students nila or they cater young learners, okay? So, they require their teachers to have a very colorful background, like they put alphabet charts or rainbows or colors or anything na, you know, masarap sa mata para sa mga bata. Okay? So, it really depends on the company kung ano ang kailangang background nila. Pero dalawa lang talaga yun. It could be plain white background or the other one, which is the colorful background pag mga bata po yung mga students niyo. Okay? Okay, so let's go to number 6, which is tardiness. Okay, sa ESL teaching po, very particular po sila when it comes to attendance. Bawal po ang malate, kaya mag-cancel po ng klase. And if you do that, malaki po ang penalty. Especially po pag nag-absent po talaga kayo. Malaki po yung penalty. Yung ibang ESL companies, yung penalty po pag nag-cancel po kayo ng klase or hindi kayo umattend sa klase niyo, 900 po. Yung iba po, 900 po. So, medyo malaki talaga siya. So, they are very strict when it comes to attendance. And fortunately sa journey ko po as ESL teacher, hindi pa naman po ako na late, and I got also a perfect attendance incentive kasi po it would really affect your performance as a teacher. So counted po kasi yun kung gaano kayo ka effective as a teacher, and hindi lang po sa teaching style niyo kundi rin po sa attendance niyo. Okay, lalo na pag ang ESL company ay, you know, nagre-regularize ng employee, ng ESL teacher. So, that's part of the evaluation, yung attendance ni po. Okay? So, let's have number 7. Not giving praises or feedback to your students. Okay, sa importante po sa ESL teaching na may feedback kayo sa student niyo kung ano ang improvement nila, kung ano ang kulang nila, kung ano ang dapat gawin nila para mag-improve sila sa English. Okay, ganun. So, dapat marunong kayong mag-praise, like saying, very good, you did a great job, ganun, amazing, perfect, excellent. So, ganun po ka-importante yung praises niyo or feedback as a teacher, okay? So, for number 8, asking too many personal questions. Okay, so ito po yung isa sa mga bawal na usually na naririnig ko sa mga ESL companies, okay? So, pwede naman kayong magtanong ng personal question if it is related sa topic. Okay, for example, the topic is favorite foods. So you can ask the student kung ano ang favorite food nila or ano ang favorite food ng parents nila or their sister or their brother. So ganun. Basta connected lang po yung question niyo sa topic po. Okay? So for number 9, frowning face.
So, parang connected na rin po ito sa not energetic. Okay, so, please maintain your professionalism. Okay, so, bawal po talaga sa ESL teaching na yung parang ipakita po nyo may problema kayo or wala kayo sa mood magturo, kaya inaantok kayo, so ganun. So, dapat talaga smiling kayo or energetic sa ESL teaching, okay? For number 10, bawal po magalit. So, kahit rude po yung student nyo, kahit sinigawan nila, yung teachers nila, bawal po talaga ang magalit kasi you are there as an ESL teacher and not as their parent. It is not part of your job to discipline them. Okay? So, pwede naman sa feedbacking, iligan nyo lang po sa feedback nyo na, yun, rude yung student, sinagawan kayo, para naman mag-reflect po yun. Pag halimbawa, ginawa niya po yan, nila yan sa ibang teachers. So, manonote po yan sa management na may attitude problem po yung student. Okay, so para naman po, you can defend yourself. No? You can defend yourself. Pag halimbawa, may negative feedback po yung halimbawa yung student. Okay, so they would check the background of the student. So ganun pala. So may problematic attitude yung student. Okay, ganun. So ayun po ang sa tingin ko and according to my experience, yun po ang mga bawal sa ESL teaching. Okay, so I hope you learned something today and please subscribe to my channel for more ESL teaching tips. Okay, so bye.